Papunta kami ngayon sa Matnog Sorsogon. After 3 years, ngayon lang ulit kami makakabalik dito. Mga 2 hours and 30 minutes din yung biyahe kapag galing ka ng Legazpi City hanggang sa makarating sa may Matnog Port. Meron na din ditong mga parking na safe pag iwanan ng sasakyan, at pagkagaling sa tourism, dito na rin sasakay ng bangka papunta sa Matnog Island. Ito yung lugar na lagi naming binabalikan every summer kasi dito lang kami nakaka-experience ng sobrang linis na dagat, maraming natural activities, at saka syempre yung lumangoy na makasama yung mga isda. Tsaka budget friendly din siya at meron na rin kaming mga kakilala dito. Pinakaunang punta namin noong 2016, pagkatapos ito, sunod-sunod na. Kasama na rin namin dito yung family namin. Lalaki ito kayo, no? Lalaki! Fi, humor! Humor, kibir, wagid! Wallahi, oksum bila! Yung mga kaibigan namin. Dito kami ngayon sa... Ando ba yung marami kasama, oh? Hello! At lahat nung nasama namin, katulad namin, nag-enjoy sila. Kaya ngayong 2022, papakita namin sa inyo bakit namin ito laging binabalik-balikan. Samahan nyo kami. Let's go! Dito na po kami sa Huwag Lagoon. Ay, nakakamiss tong lugar na to. Ang mga friend naming fish. Andiyan pa kaya sila. Ito yung mga isla na pupuntahan natin. Excited to the bones. Para makalusong dito sa lagoon, kailangan wala tayong nilagay na sunblock or lotion. At dapat din magpaalam tayo dun sa may-ari. Hindi makukompleto ang Matnog experience kung hindi natin makakasama itong si Kuya Alex, aka Lupito, ang may-ari ng Huwag Lagoon Fish Sanctuary. Oh! Yung emperor na sa gitna, oh. Dahil walang alon at current dito sa lagoon, marami kaming nakasama dito na natutong lumangoy. Ang talas pala nung ano nila. Sorry. Tignan naman natin ngayon yung underwater view.
itong mga isda na lumalangoy sa paligid namin. Maliliit pa lang sila, nakapasok na sila dito sa lagoon. Kaya hindi na sila mailap sa mga tao. Kaya habang lumalangoy, kuminsan nahahawakan sila kaya bumubunggo sa amin. Hindi rin sila nangangagat, mababait din sila. Halos karamihan ng mga turistang pumupunta dito, lagi nilang tinatanong kung pwedeng hulihin at kakainin yung mga isda dito. Pero hindi po kinakain yung mga isda na yan, yan po ay alaga at pinapalaki dito sa fish sanctuary. Kasama ulit namin si Kuya Alex ay ipapakita niya naman ngayon yung ilan sa mga lobster na alaga niya na nandito sa loob ng lagoon. At ito, meron na namang bagong nakuha si Kuya Alex. Hala! Sea cucumber! Sea cucumber! Ang ganda oh! Magandang spot naman itong mababaw na area ng lagoon para mag-picture taking kasama ng iba't ibang mga isda. So, paalis na tayo dito sa Wag Lagoon Fish Sanctuary. Lilipat na tayo sa susunod nating destination. So, dahil medyo mainit na at magtatanghalian na rin, pupunta muna kami sa tutulugan namin dito sa bahay nila Kuya Alex. So, tuwing pumupunta kami dito, dito na kami nag-overnight. At pinapayagan kami dito na maglagay ng tent dito sa ilalim ng malaking puno. Relaxing din yung view dito at katapat din siya ng dagat. Ito naman yung mga kapitbahay namin dito. At yung lulutuin namin tanghalian, dito na rin siya nakuha sa island. Dahil nakakain na, go na tayo sa susunod na destination. Parang ang lutong nun ah! Parang sakit sa likod nun. Ganda!
Andito tayo ngayon sa no-take zone. Ito yung area sa gitna ng dagat dito sa isla ng Matnog na pinagbabawal manghuli ng isda. Kaya lang, nung nag-pandemic, hindi na rin napigilan kaya naubos yung mga isda dito. Pero kahit na hindi na masyadong marami yung mga isda katulad ng mga nakaraang taon, maganda pa rin pumunta kasi buhay na buhay yung mga corals. At may makikita pa rin naman na pailan-ilan katulad nitong clownfish. At ito yung mga kasama natin na enjoy na enjoy dahil first time nila lumangoy sa gitna ng dagat at hindi na sila natatakot. Habang sumisisid si Kuya Alex dahil matagal pa yan bago umangat, pupunta muna tayo sa susunod nating destination. Doon naman tayo sa cave. Meron din ditong magandang underwater cave kaya lang hindi siya okay puntahan ngayon. So dito muna tayo sa safe puntahan para sa lahat. Yung mga activities kasi dito depende sa kondisyon ng dagat. Habang hindi pa masyadong malakas yung alon at saka mababa pa yung tubig, safe na safe pang pumasok dito sa cave. Kahit hindi marunong lumangoy, kayang-kaya tong puntahan. Tingnan natin kung ano yung itsura dito sa loob ng cave. May part din dito na pwedeng tumalon dyan sa cliff. Kaya lang, hindi namin napuntahan ngayon kasi low tide. No? Magandang tumalon doon kapag ka high tide. Sobrang pino ng mga buhangin dito sa loob. Para siyang pulbo. Tsaka marami din dito makikita ng mga makikinis na bato. So ito, nagpe-prepare na kaming lumabas kasi unti-unti nang lumalakas yung alon. Kapag ka ganyan, tinatawag na kami ng bangkero para hindi mauntog dyan sa paglabas. Lilipat na tayo sa susunod na destination ang madalas puntahan ng mga turista dito. Andito tayo ngayon sa Subic Beach. Tinatawag din itong Pink Beach kasi pag nasa Malayo, kulay pink yung buhangin niya. So madalas yung mga turista dito pumupunta. Meron din dito mga hotel and dito na rin sila nag-i-stay in. Pero kami, dinadaanan lang namin to para magpahinga kasi full pack yung aming tour dito sa buong island ng Matnog. Kaya lilipat na tayo ulit. Ang next destination natin ay dito sa Tikling Island. Katulad ng nakikita nyo, napakalinaw rin at napakalinis ng tubig dito. Puting-puti rin at saka pinong-pino yung mga buhangin. Dito sa island na to, kaya namin siya pinupuntahan kasi dito makikita yung rock formation. Maglalakad ng mga 30 minutes para maikot yung buong rock formation and meron ding mga katulad nito na baboy ramon na madadaanan habang naglalakad. Tara, samahan nyo kami at tignan natin yung mga dadaanan dito. Andito na tayo sa rock formation na nasa tabi ng dagat. Dito makikita yung mga malalaking bato at pwede itong akitin. Maganda yung view kasi makikita yung Bulusan Mountain. Dati, nung mga unang punta namin dito, marami kami napupulot ng mga lamang dagat na pwedeng kainin. Katulad ng lato, mga snail at iba pa. Pero ngayong taon, wala kami masyadong nakuha. Pero enjoy pa rin naman siyang lakarin kasi maganda yung view at saka makikita yung alon na humahampas sa mga bato. Ang gandang pakinggan at saka maganda rin siyang tignan.
tamang-tama pagkatapos ng nakakapawis na paglalakad dito sa Rock Formation ay makakapag-swimming na tayo sa malamig na tubig ng Tikling Island habang pinapanood ang sunset. Pagkatapos ng full adventure na araw, pahinga muna tayo ulit dito sa isla. Pagkatapos ng magdamag na pahinga, go na tayo ulit. Ito pala yung araw na pauwi na rin kami. At para masulit namin, babalik ulit kami sa Wag Lagoon at dito na namin uubusin yung buong araw namin bago umuwi. At dahil nakita nyo na kung ano meron sa Wag Lagoon, papakita naman namin sa inyo yung tapat nito na pinagliliguan din namin. Tara, samahan nyo kami ulit. Kailangan lang ng konting effort para makatawid dito sa kabilang side ng isla. Buhay! Ito yung area na tinatawag naming abyss kasi akala mo mababaw lang pero pag tinignan mo sa ilalim, biglang lalim. Parang merong bangin dito sa ilalim ng dagat. Dito rin kami nagpa-practice na sumisid. At sinamahan kami ni Kuya Alex para mas safety kasi meron ditong current. Balik na ulit kami sa Wag Lagoon, kaya lang mas malakas na yung current ngayon. Kaya kailangan kumapit mabuti sa lubid habang tumatawid. Ano bay? Palaban? Palaban si bay? Action, action! Bye-bye! Yan. Okay. Bye-bye na. Dito na magtatapos ang ating matnog adventure. Sulit na sulit talaga yung pasyal namin dito. Kaya sana makapunta rin kayo dito. Malinis yung dagat, budget friendly, at maraming magagandang activities na bihira lang magagawa sa swimming. Kaya maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod ulit na makakadiscover tayo ng magandang lugar katulad nito. Goodbye!